Hi again mga moms. Nagbabalik na naman ako. Nagbabalik na naman ako. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ako mag-ayos ng mga pinapamili ko. Kung paano ko, sila ilagay muna sa ref. Kung paano ko sila na i-storage para mas magtagal sila sa amin. Ayan. Pag ganyan namimili ako, ang ginagawa ko talaga, bago ko siya ilagay sa ref para mas matagal, saka malinis sa ref. Nililinis ko na sila lahat. As in, tapos hinahati-hati ko na, tinitimplahan ko na yung iba naman nilalagay ko lang sa mga lalagyanan. Bali, kanina after ko mag-vlog, kanina nung nag-haul ako ng mga pinamili ko, inayos ko na, nalinis ko na, pero sa ngayon yung kusina ko sobrang dumi pa, hindi ko pa naliligpit, pero yung mga ulam, mga nalagay ko na sa mga storage. Tapos yung ref ko, naglinis na rin ako. Kasi para magkasya yung mga pinamili. Kasi may mga dati pa kaming pagkain, mga frozen food na nandito sa ref. So, kailangan magkasya lahat. Ayan. Una kong, ano, eto yung chicken na laman. Ayan. Yung filet. Nakaayos na yan. Sa, the next day, i-ano ko na lang to. Lalagyan ko ng ham, cheese, corn blue ba tawag doon? Corn blue ata tawag doon. Yan. Tapos, akin yung, asin yung tagaabot ko? Akin na. Itong mga giniling na baka, hinati ko sila sa dalawa. Yan. Hinati ko to sa dalawang luto. Kasi diba meron akong sayote. Masarap yun eh. Ilalagay sa sayote itong giniling. Tapos to, dahil marami akong patatas saka carrots, doon ko naman to ilalagay yung kalahati ng giniling. Kasi paborito ng mga bata yun. Yung giniling na may patatas at carrots. Ayan. Storage natin dyan. Sunod. Yung laman ng baka, hinati ko sa dalawang luto. Hindi pala dalawa, tatlong luto yung isang kilo. Isang kilo kasi yung paano ko eh, baka ko na laman. Hinati ko sa tatlong luto. Ito, pang kaldereta. Ayan. Tapos, yung kalahat, yung iba naman, itimplahan ko lang to ng ano, titimplahan ko lang to, pamprito lang to ng mga bata. Ayan. Akin na po yung iba. Tapos yung kalahati pa ng laman ng baka, ginawa ko siyang pang broccoli, pang halo sa broccoli. Beef with broccoli to. Ayan, prepare na yun dyan. The next one. At yung bangos na pinabondas ko kanina, eto na siya, nakatimplado na to. Kasi gusto to ng mga bata ng ano eh, piprito mo lang na may kamati sibuyas, yung relleno ng bangos. Masarap to. Ready na siya dyan. Pa. Ito naman yung chicken na binili ko kanina na 2 kilo. Ang ginawa ko ay tinimplahan ko na siya para pamprito. Ayan, pamprito siya ngayon. Dahil Valentine nga, so magluluto ko ng medyo masarap na ulam. Lutuin ko yung hipon. Tapos, ito naman ipiprito ko. Yan. Ito naman yung panang manok kanina. Tanggalan ko na to ng balat, ng kuko. Hindi ko pa alam kung ano luto ko rito sa susunod na araw.
filet ng manok. Di ba 1 kilo siya na binili ko. Pero, hinati ko. Humuha ko ng 3 pieces. Bali, ano kasi yun eh, 1 kilo. 6 na piraso na puro laman. Kinuha ko yung 3. Kaya eto siya. Para sa ibang luto naman sa susunod na araw. Yan. Akin na po, bebe, yung iba. Sa. Eto, balon-balunan. Stock pa namin ito nung nakaraan. Ah. Isa-isa lang, bebe. Si Daniel yung taga-abot pa. Ay! Pero ayaw niya magpakita sa inyo. Eto naman yung mga bitu. Ay, atay ng manok. Masarap pa ito sa mga ginisa. Baka sa susunod na araw ay mag-lomi ako dahil nga, di ba bumili ako ng ganito? Ano bang tawag dito? Hindi ko alam tawag dito sa pansit natin. Pansit sariwa, yan. 35 pesos lang siya, ang dami-dami na. So, masarap tong ipanlomi sa susunod na araw. Yan, panlolomi ko pang merienda ng mga bata. Yan. Eto, masarap, ang lomi masarap lagyan ng ano eh. ng, ang tawag ito? Atay ng manok. Yan. So, eto naman, burger steak ng CDO. Ayan. Ayan na sila. Tapos, meron kami Shanghai. Hinong nakaraan pa. Kagahapon, ginawa ko to. Binili to. Para pag ganyan mga pamerienda, pag nagpansit canton sila, masarap nakaparis ko ng pansit canton. Tapos, sabay, mag siprito ko ng Shanghai sabay itlog. Masarap. Try nyo yun minsan. Alagyan natin siya dito sa freezer. Punong-puno yung freezer namin. Yan. Yung freezer namin ngayon ay punong-puno. Ito yung toko na binili ko. Naka-storage lang siya ng ganito para tumagal. Masarap kasi yung toko ang mga panghalo sa ulam. Pag ganyan nagtitipid tayo. Pwede na yung alternative ng baboy. Siyempre yung prutas natin, lagay natin sa. Ito yun eh, papakita ko sa inyo yung tsura ng rat namin. Na-storage na natin sila ng maayos. May mangga pa tayo. Lagay natin ito sa rat. Ayan na. Lulutuin ko yan ngayon. Ayan na. Aayos ko na siya. Pakita ko sa inyo kung ano yung tsura na aming rep pag maayos na. Ha? Say hi! 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 Ayan. Ganito yung tsura ng rep namin. Pag malinis at maraming stock. Kita nyo, ganyan sila naka-storage. Yan. Eto, nandito sa baba yung mga frozen food namin. Yan. Ganto lang, guys, ganto lang itsura nito pag maraming laman na. Pero pag walang laman, para lang, ano, ayaw mong tumira rito sa rep. Pero pag maraming laman, ganyan. Mamaya, may darating pang cake in order ko dito sa loob ng subdivision. Para sa Valentine. Ang kaso lang, hindi ko alam kung saan ilalagay kasi punong-puno siya ngayon. Ayan. Yan ang itsura ng rep namin. Wala na siyang pinto kasi luma na to eh. Ilang taon na sa akin tong rep na to. 80 years na sa amin tong rep na to. Yan. Punong-puno siya. Masarap tumira. Sarado na natin. Ganyan yung itsura ng rep namin, no? Pag ano, harapan. Kawawa naman, no?
Paano mga ma'ams? Ganyan ako maglagay ng mga pagkain namin pag bago akong pamili. Pag ganun namili. Ayan, yung mga pagkain dito sa ref. Good for 1 week. Malansayan, anak. Good for 1 week namin siguro yan. Pero may mga frozen food kami. Siguro ng mga 2 weeks. Swerte pag inabot ng 2 linggo. Pero yan. Ganon, para malinis yung ref. Tapos hindi rin mabago sa ref. Pag ganun, mga ganun mga nakalagay na sila sa mga lalagyanan. Kaya kapag bumibili kami ng umorder kami ng mga pagkain, di ba ang mga order kasi yan, mga nasa plastic container na. So, tinatabi ko lahat yun, iniipon ko lang. Para pag ganyan mag-grocery, magluluto, mga naka-stack may mga lagayan. Tapos pag mayroon bisita, tapos gusto ng balot, may lagayan tayo. Hindi na kailangan bumili. Pero minsan nauubos yan eh, kasi kapag nagbibigay sa ano, may bisita, ganun. May magta-take out, nauubos. Ay minsan bumibili pa rin ako sa grocery ng mga lagayan ng mga ganyang plastic. O, paano mga ma'ams? Thank you uli sa mga nanonood sa vlog ko. Salamat uli. At God bless sa atin lahat. Lagi tayong mag-iingat. Huwag tayo labas ng labas. Para safe tayo. Saka malay nyo, syempre, yung COVID, ganun pa din. Di pa rin tayo ganun ka-normal. Kaya naman, lagi natin iingatan yung mga sarili natin. At lagi po tayong huwag maglalabas. Kahit nasa labla ng bahay tayo, pwede tayong mag-enjoy. At ulit, tinatawanan na ako ni Daniel. Paano mga mash? Bye-bye! See you again on my next vlog. Kasi pag ko mag-vlog ngayon, naaliw ako. Salamat ulit! Salamat ulit sa mga panonood. At kung hindi ka pa subscriber sa aking channel, please subscribe, like, comment, and share. Siyempre, para naman, dumami yung views. Saka dumami yung subscribers ko. Thank you ulit mga mamshi. Bye-bye! Happy Valentine's ulit! See you on my next vlog! Bye-bye!